Sinumpang alab ang pinagmulan ni Korenay. Pare, narinig ko ba yung sinabi niya? Tatapusin niyo raw tayong lahat. Hindi yata pwede yun. Ano pong masasabi niyo sa mga nangyayari, Miss Kagero? Ang kanyang Fukuyaon ay may kakayang mag-ipon ng pambihirang dami ng lakas. At kapag pinakawalan na niya ito, maaaring ang buong lugar na ito ay sumabog. Hindi mo pwedeng gawin yan! Master Kukai, ito na ba kinatatakutan nilang Requiem? Hindi. Nagsisimula pa lamang sa mag-ipon ng lakas. Ang nakikita mo ngayon ay tagas lamang ng iniipon niyang lakas. Ano? Tagas pa lang to? Nakakatakot naman ang iniipon niyang lakas. Hindi ko alam na pagkatapos pa ng laban ko matatapos ang aking buhay. Tarzan! Boy! Bumalik kayo dito! Hindi niyo ba isasama sa magtakas niyo? Ang gusto mo lang pala, iligtas ang sarili mo eh. Tinatakwan na kita! Tama na, Ate Naomi. Parang awa mo na. Isang harang. Pero bakit? Kayong dalawa ay kailangan mabuhay. Hindi ako papayag. Sasama kami sa'yo kahit anong pang mangyari. Halisin mo na itong harang. Hindi maaari. Kailangan niyong mabuhay upang maprotektahan si Master Kurei. Ha? Kailangan niyong maunawaan na ang lahat na mangyayari ngayong araw na ito ay para sa kapakanan ni Master Kurei. Ate Naomi! Ate Naomi! Ha? Sa ngayon ang lahat ng labusang palabas ng stage ay nakasara. Wala lang paraan para makalabas sa ito. Ano na kayang mangyayari sa ating mga nandito ngayon? Siguro naman, Ira, alam mo na mangyayari sa atin kapag hindi tayo tumakas dito. Magtiwala ka naman! Alam kong kayang-kaya nila itong lusutan! Reka, tinatanggap ko na ngayon na ikaw nga ay kadugo ni Master Kurei. Dahil napilit mo akong gamitin ang kapangyarihan kong ito. Hindi ako makapapayag na saktan mo ang aking Master! Pero bakit? Ano bang nakita mo sa talipandas na yon at gusto mo siyang protektahan? Marami na rin siyang taong sinaktan. Mas maraming buhay ang winasak at tinapos niya. Bakit gusto mo isakripisyo ang buhay mo sa taong hindi naman nagmamalasakit sa'yo? At bakit? Ano bang alam mo tungkol sa kanya? Huh? Hindi mo siya lubusang kilala. Ang panlabas na niyo lamang nakikita mo! Alam kong wala akong... Wala kang nalalaman tungkol sa kanya. Ang tungkol sa kanyang kabutihan, ang kanyang kalungkutan at pagdurusa. 4 na taon na nakakaraan. Ulila na kaming lubos at walang bahay na matuluyan. Pero tinanggap kami ni Master Kurei sa kanyang tahanan ng walang pagdududa. Kami ang tumayong mga katulong niya sa kanyang malapalasyong tahanan. Huwag na kayong mahiya. Opo. Alam kong may mga illegal silang ginagawa. Pero yun din ang dahilan kaya malugod niya kaming tinanggap. Dahil hindi kami nakatali sa lipunan. Masaya kami sa kanyang tahanan. Dahil trinato niya kami na parang mga kapatid at hindi parang mga alipin. Noon pa man, hindi nagpapakita ng kanyang nararamdaman si Master Kurei. Maliban na lang kung kasama niya si Mistress Kurenai. Subalit, isang araw. Makinig ka sa akin, Kurei. Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo? Huwag mong bibigyan ng halaga ang iyong damdamin! Hindi para sa iyon! Tigilan mo na yan, Papa! Huwag mo na siyang sagtan! Ama ko! Maniwala ka sa sasabihin ko! Ako si Kurei. At matagal ko nang inalis ang aking damdamin! Sinuwanay! Kurei! Kurei! Akala mo ba hindi ko nalalaman? Ang babae ito ay minamahal mo! Huwag mo nang ipagkaila!
Alam mo ba kung bakit ko hinayaang magpatuloy ka sa ginagawa mo ito? Bilang isang katibayan, gusto kong masukat kung hanggang saan ang hangganan ng iyong kawalan ng damdamin. Kaya sadya kong inampun si Kurinay. Matagal ko nang iwinaksi ang aking damdamin. Sinungaling ka talaga! Tama lang po! At kung sakaling magbago ang iyong isip, huwag kang mag-alala. Tutulungan ka pa rin ni Kurinay. Kaming dalawa magtuturo sa iyo ng katapatan sa paraang ako lamang ang nakakaalam. Alam mo ba kung para saan ito? Ito ang dahilan kung bakit hindi ka maaaring sumalungat sa aking mga kagustuhan. Mayroon din akong itinanim sa loob ng katawan ni Kurinay. Sana'y magsilbing leksyon sa iyo ito at hindi na muling sumuway pa sa akin. Makinig ka, hanggat hindi mo iwinawaksi ang iyong damdamin at maging tapat kong alipin, matutulad sa kanya ang lahat ng iyong iibigin. Naiintindihan mo ba? Ano yan? Kurinay, tutuparin ko ang iyong hinihiling. Magsasama tayo habang buhay. Binago niya ang bangkay upang kanya maging alam! Ganyan na pala kalakas si Kurey! Huwag ka mag-alala. Magsasama na tayo habang buhay. Yan ang tanda ng ating pagmamahalan. Master Kurey, Mr. Skurnay, mula nung naging kasapi na ako ng Uruha Jushinshu upang makipaglaban para kay Master Kurei. Isinumpa ko makikipaglaban para sa isang taong patuloy na nagdurusa. Hindi ko alam yun ah. May masama palang nangyari bago ako napunta kay Kuya Kurei. Ang sino mang magtangka sa buhay ni Master Kurei, mawawasak! Tutuparin ko yan kahit na ibuwis ko ba ang aking buhay! Tama na! Para matigil na ito, kailangan kong wasakin ang kanyang mahiwagang sandata. Pero posible kayong mabasa ko enerhiyang nakapaligid sa kanya. Sa palagay mo ba'y may ililigtas mo siya at matatalo ng sabay? Nakapagpasya na siyang ibuwis ang kanyang buhay. Kailangan nating tapusin si Naomi. Dahil kung hindi, ang lahat ng taong narito ngayon ay mamamatay! Pero paano ang... Masyado ka naman yata nagpadala sa mga ikinuwento niya sa'yo kanina. Alalahanin mo na si Kurey ang nagtangka sa buhay ni Anna. At ang sino mang kumampi kay Kurey ay walang karapatang mabuhay! Huli na ang lahat! Natipon ko na ang lahat ng enerhiya ang kailangan ko! Magdasal na kayo para sa inyong paglalakbay sa impyerno! Tumigil ka na! Nananawagan ako sa inyong kapangyarihan, Requiem! Requiem, begin! Dilip yun na! Ah!
salamat, Kukay. Huwag kang lalayo sa amin. Kami ang bahala sa'yo. Salamat, Saicho. Huwag ka mag-alala. Hindi ka namin pababayaan. Magsipaganda kayo lahat! Opo! Asar, hindi ko pwedeng gamitin si Saiha. Kapag si Nadari naman o si Humura, sasabog lang ang bola ng enerhiya ni Naomi. Pero paano kung siya lang ang tangi kong pag-asa? Reka! Hayaan mo munang ako, Dylan. Sige na, lumabas ka na. Alam ko naman na kayang-kaya mo kong tulungan dito eh. Huwag ka nang umarte dyan na parang hindi mo alam. Alam mong ikaw ang tinutukoy ko. Anong pwede mong... Sa taglay mong kapangyarihan, si Naomi at lahat ng narito ay maliligtas. Kapag dapat ka magbigyan ang aking tulong, kaya na yung nakaray! Nakikiusap ako! Ikaw na makakatulong sa amin! Reka, sa harap mo! Reka! Umatras ka na! Gusto mo ba talaga mamatay, Reka? Hanggat hindi mo ako tinutulungan, hindi ako gagalaw! Hindi! Ano? Reka! Tama ka na, Reka. Ako naman! Yomon Ken Ogi, Churaramay, Dancing Icicles! Ano yun? Ibang klaseng kapangyarihan yun. Ang isa pang kapangyarihan ng Yomon Ken, Dancing Icicles. Ginamit ng aking ensuwe ang tubig na nanggagaling sa ilalim ng lupa. At ginagawa itong icicles upang atakihin ng kalaban. Ang mga icicles na lumalabas mula sa ilalim ng lupa ay muling lumilikha ng mas maraming icicles gamit naman ang moisture ng hangin. Hanggat hindi natatalo ang kalaban, patuloy na magliliparan ng aking mga icicles na parabang sumasayaw. Kaya tinawag itong Dancing Icicles. Huwag mo siyang titigilan, pare! Hayaan mo. Hindi ko na siya titigilan. Walang makapipigil sa akin! Tago na kayong lahat! Tago na! Ensuwi! Ano ba talagang nangyari? Sinira ng ensuwi ni Dylan ang mahiwagang Fukiwao ni Naomi. Ipagpapaliban muna natin ang rekim na ito. Patawarin mo ko, Master Kurei. Hindi ko sila madadala hanggang sa aking kamatayan. Si Naomi! Naomi! Hindi ako nagpunta rito para lang pumatay ng kapwa ko. Hindi ako makapapayag. Hindi ba tiyan nilalang na nagtangkang ubusin tayo lahat kanina? Masisisi mo ba ako ipaglaban ng taong kanyang mga pinaniniwalaan? Humalikan talaga! Liren! Ika namang dragon! Madoka! Iba na namang dragon yan! Yan ang kanyang ikalimang dragon. Tulungan mo siya, Madoka! Huli na ang lahat. Kahit na ano pang gawin niya, hindi na niya maililigtas pa si Naomi. Makakaya niya dahil siya ang... Ako ang hari ng mga salabit at kahit sila wala mga kalusot dito! Hindi!
Ate Naomi! Ate! Teka, yan bang... Ano ito? Nailigtas din ni Madoka! Sabi ko naman sa'yo, walang sino ba na nakakalusot sa akin sa labin! Maraming salamat, Madoka. Yan ang makapagpapatunay na hangal kang talaga! Pati kalaban mo gusto mo rin buhayin! Pati sina Saiha at Nadari ay hangal na rin dahil tinutulong ka kanila! At dahil naaawa ko sa isang hangal, pinuunda ka ko ang iyong hinain sa akin. Siguro, tawagin mo na rin ako hangal mula ngayon. Hanggang sa muli natin pagkikita! Sige! Maraming salamat sa iyo, Madoka! Madoka pala ang pangalan ng bagong Flame Dragon ni Rekka, Master! Dinepensa nito ang mga pag-ataking ginawa ng Insui. Lumikha siya ng isang napakalakas na barrier. Limang dragon. Si Saiha, Nadari, Homura, Setsuna, at ngayon si Madoka. Limang dragon na ngayon ang kayang tawagin ni Rekka. Tatlo na lang ang natitira. Hoy! Hindi na dyan ang mga mata nyo! Tapos na ang laban! Ano ba ang nangyari? Buhay pa tayo! Buhay pa tayo! Buhay pa tayo! Sa sobrang takot ngayon lang niya nalaman na buhay pa pala siya. Bakit mo ako niligtas? Pinuhay mo ba ako para pasanin ang aking kahihiyan? Hindi ako ganon. Wala ka naman palang utang na loob eh. Mana ka talaga sa amo mong si Kurei. Niligtas kita dahil iiyakan ka lang ng mga kasama mo kapag nawala ka. Ayokong may umiiyak. Ate! Ate Naomi! Miki? Aki? Salamat na lang at buhay ka. Salamat! Salamat! Tama na yan. Tahan na kayo sa pag-iyak. Teka, sandali lang. Hindi pa rin tapos ang laban. Wala pa rin nananalo. Tapos na ang laban. Ha? Nang masira ang aking mahiwagang Fukiwao, natalo na rin ang aming pangkat. Panalo ang Hokage. Mga kaibigan, umamin na sa kanilang pagkatalang pangkat ni Naomi. Tapos na ang laban. Dahil sa pagsuko ni Namiki at Naomi, ang nanalo, si Rekka Hanabishi at Dylan Mikagami. Kung ganon, papasok na ang Hokage team sa quarterfinals! Mabuhay ang Hokage! Pagkaling mo, hindi Rekka, sinumpa ko ang aking katapatan sa pamunuan ni Master Kurei habang ako'y nabubuhay. At kahit na iniligtas mo ako ngayon, tatapusin pa rin kita kapag yon ang nais ng aking Master. Baliw ka pala eh! Oo ba? Ate Naomi! Pero tanggapin mo muna ngayon ang aking pasasalamat. Panalo na tayo, mga kasama! Bravo! Panalo na tayo!